Matatawa na nga lang daw si LeBron James, mga idol, kapag napanood at nabasa niya itong ang payag ni John Wall patungkol nga sa kanya at sa kanyang team ng Cavaliers. Pero mga idol, bago nga natin yan pag-usapan ay ito muna ang balita patungkol kay Luka Doncic. Ayon nga sa isang ESPN reporter na si Tim McMahon. Well, natutuwa nga ang ibang mga Mavs fan na ito nga si Luka Doncic ay nagsasalita na ngayon. Dahil dito sabi sa balita, Luka Doncic has strongly indicated he wants the Mavs to upgrade the roster before the February 9 trade deadline. Masaya nga ang mga Dallas Mavericks fan, mga idol, na hindi na lang tahimik itong si Luka Doncic, mga idol. At ito, nababali-balita nga na nagre-request siya or sinasuggest niya, mga idol, sa kanyang team na i-upgrade ang kanilang roster. Dahil ngayon, mga idol, ay parang mid-team pa nga rin sinatin, di solid na championship contending team na gusto nga ng mga Dallas Mavericks fans. Tiwala naman daw sila kay Luka Doncic, mga idol, pero sa mga supporting cast nga nila ay hindi masyado. Gusto yata kasi nila, mga idol, ng another star player pa na makakatulong nga dito kay Luka Doncic at hindi nga lang daw yung mga solid na role players. Dahil yun nga daw ang requirement para manalo ng NBA title, hindi lamang isang superstar sa team that may supporting nga daw na isa pang star player. Kaya naman masaya ang mga Mavs fan dahil binibigang pressure nga ni Luka, mga idol, ang front office ng Dallas Mavericks na improve pa ang kanilang roster. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang naging payag ni John Wall sa isang podcast na ikatatawang araw ni LeBron James ayon sa mga NBA at Lakers fans. Well, eto kasing si John Wall ay natanong ni Theo Pinson kung anong year nga daw sa Washington Wizards team na kung saan may best chance sila na manalo ng championship. At ang naging sagot ni John Wall dyan ay noong 2016 and 2017 season nga, sabay banggit na we was gonna beat the shit out of LeBron. Hindi lang basta nga, mga idol, na tatalunin nila itong si LeBron James at ang Cavaliers. Pero parang pinapalabas nga ni John Wall na dudurugin nila itong si LeBron James tong taong iyong naglalaro pa siya sa Wizards. Pinanggit niya pa na meron nga rin daw na ayaw na makita itong Cleveland Cavaliers tong taong na yon sa Eastern Conference Playoffs. At yun nga daw ang team ni John Wall na Wizards. Kinumpara nga rin ni John Wall ang mga player ng Wizards sa Cavaliers player, mga idol. Sabi niya, silang dalawa nga daw ni Kyrie for sure ang magka-matchup nun. Tapos he will take Bradley Beal over kay J.R. Smith nga daw. Si Trevor Ariza versus LeBron James, alam na daw natin kung sino ang mananalo sa matchup na yon. Kevin Love versus Markieff Morris nga daw. Tapos he will take Gortat nga daw over kay Tristan Thompson. At mas malalim nga rin daw ang kanilang bench noon kaysa sa Cavaliers bench dahil nandun nga daw itong si Bogdanovic at pati na nga rin si Kelly Oubre Jr. At kapag tiningnan nga rin daw natin yung mga matchup ng Cavaliers at ng Wizards that year ay palagi nga raw 1 or 2 points ang pagitan ng resulta ng panalo or talo. Kaya naman, mga idol, ni-research ko na, tiningnan ko na kung tama ba itong sinasabi ni John Wall. Well, una nga, mga idol, si Trevor Ariza daw versus LeBron James. Eh, mga idol, wala na si Trevor Ariza sa Wizards nung panahon na yon. Naglalaro na nga siya noon sa Houston Rockets. Sabi pa ni John Wall na 1 or 2 point lang ang pagitan ng panalo-talo. Well, nung November 11, 2016, ang matchup nga ng Cleveland at Washington Wizards, 105-94 ang resulta, 11-point win para sa Cavaliers. Nung February 16, 2017, 140-135 Cleveland wins by 5 points. At nung March 25, 2017, 115-127 panalo ang Washington Wizards. Tapos dinagdagan pa nga neto ni Isaiah Thomas na nag-respond nga dito sa pahayag ni John Wall na LOL. Natatawa na lang etong si Isaiah Thomas dito sa claim ni John Wall na we was going to beat the out of LeBron nga daw. At kagaya nga ni IT Isaiah Thomas, most of the NBA fans ay tinatawanan nga si John Wall. Kaya naman for sure pati nga rin daw etong si LeBron. Anyways, mga idol, ano ba ang payag nyo dito tungkol sa naging payag sa claim ni John Wall sa podcast na ito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.